Mga kapuso, ngayong ilang tulog na lang at Pasko na, inaasahang magbabalik na rin ang mga street party at videoke. Basta dapat bakunado na ang mga dadalo. Pero marami pa rin rehiyon ang naghahabol na makumpleto ang bakuna ng kalahati ng kanilang populasyon. Saksi, si Ivan Mayrina. Kantang-kanta ka na ba? Ang mag-anak na ito sa Bulan Sorsogon, kahit anong edad, basta may mic, birit na. At good news din na karamihan sa kanila, fully vaccinated contra COVID. Sa reunion man o kahit gusto magsolo sa kantahan, pwedeng-pwede na ulit ang videoke. Bars, clubs, concert halls at theaters ngayon alert level 2 ang buong bansa. Basta 50% ang kapasidad indoors. Para sa mga bakunado na at mga 17 years old pa baba, kahit di pa nababakunahan, 70% naman outdoors. At dapat lahat ng empleyado, fully vaccinated. Nauna ng payo ng Malacanang, mas mainam kung naka-face mask kapag nagvi-videoke. Pero hindi naman ito requirement. Base kasi sa pag-aaral, mataas ang chance ng hawahan ng COVID-19 kapag kumakanta o nagsasalita dahil mas maraming respiratory droplets ang naibubuga. Dagdag kasiyahan din tuwing kapaskuhan ng mga street party. Nawala mga yan nitong pandemya. Ngayong taon, pwede na rin ulit mag-party-party basta 70% ang bilang ng mga tao. Sa street party, alam natin, open air yun, well-ventilated. Pero mahalaga din po na alam natin yung bilang ng tao no, na kaya lang i-accommodate sa lugar na yon. At bilin pa rin ang DOH uguliin ang minimum public health standards para iwas hawahan sa kapaskuhan. Pero may mahigpit pa rin paalala ang gobyerno. Makipag-ugnayan muna sa LGU because there will be some LGUs that will have requirements. Eh, kumusta na ba ang bakunahan sa buong bansa? Metro Manila pa lang ang bakunado na ang lahat ng target population. Habang Cordillera, Central Luzon, Calabar Zone, Ilocos Region, Davao Region at Cagayan Valley, lagpas kalahati na ang bakunadong target population. Kailangan makahabol ang ibang rehiyon kasama ang Bicol, nahuhuli pa rin ang Bangsamoro Region. Ang mga rehiyong ito ang tututukan sa puspusang bakunahan ng pamahalaan. Ngayong araw may dumating pang 2.9 million doses ng Moderna vaccine sa bilil ng gobyerno at ng pribadong sektor at 698,000 doses ng AstraZeneca jabs na binili ng pribadong sektor at mga LGU. May parating pang supply ng single dose Janssen vaccines. Confirm na darating na 1.5 million Janssen doses on December 13. Malaking tulong daw ang mga ito, lalo ang Janssen jabs, para maabot ng 77.14 million fully vaccinated o 70% total population. Sa December 15 to 17, round 2 ng National Vaccination Drive, 7 million ang inaasahang matuturukan. Pwede na raw mag-walk-in, sabi ng DOH. Ang interval naman ng pagbibigay ng booster shots na 3 months para sa Janssen at 6 months para sa second dose ng Pfizer, Moderna, AstraZeneca at Sinovac, pinag-aaralan din kung pwedeng iksian. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.